Hello, good day po sa ating mga lahat, mga small YouTubers, sa mga viewers ng aking video neto. So, yung vlog natin ngayon is mag-unbox tayo sa nabili ko na sa Lazada. So, actually, hindi ako ma-Lazada talaga. Shopee ako mostly bumibili. Kaso nga lang, yung Shopee kasi ang tagal nilang mag-accept ng orders from Cebu. Kasi nga dahil sa bagyong audit. So, yung Lazada, na mas nauna sila mag-accept ng order from Cebu. So, yun. Naka-order ako ng Lazada at nag-order po ako ng power bank. Kasi nung bagyong audit, grabe, yung problema namin talaga is, meron akong power bank, dalawa, pero yung power bank ko is sira sila. So, ngayon, naisip ko talaga na magbili ng power bank. Pero yung power bank ko ito is, may binili ako dalawa. So, yung isa is, hindi siya yung regular power bank lang. Nabili ko siya for the price of, magkano ba yung price nito? Che-check natin price. Mura siya nabili ko. Pero ito try ko lang siya. Sobrang mura ko siya nabili. Tapos, ito try ko siya kung okay ba siya. If mag-last ba siya yung if i-charge natin yung cellphone, kung ilang oras siya mag-charge yung cellphone natin. So, yan. So, parang nabili ko lang siya for only, magkano ba yun? For only, ito isa is for only 125 pesos. So, 1,000 to 5,000 ano ba yun? Basta yun. 1,000 to 5,000 siya. Oh, 10,000 pala siya. Power capacity niya is 10,400 mAh. Tapos, dual out po siya for only 125 pesos. So, yung brand niya is Romos Power Bank. So, hindi ko siya, itatry lang natin kasi sobrang mula niya is 125 lang. So, baka okay siya. So, if okay siya, bibili pa ako ulit. Tapos, yung isang nabili ko is itong solar power bank for only 229 pesos. Yan. Hindi siya nagfo-focus. Basta, for only 229 pesos, ipo-focus natin. For only 229 pesos. So, itetry din natin siya. So, ibilad muna natin siya sa araw before natin, tignan natin if mag-charge yung solar niya. Power bank niya is meron din siyang parang flashlights. Oh, yung light sa likod tayo. Meron siyang light sa likod yan. Oh, yan. So, meron siyang light sa likod. So, tignan natin kung okay ba siya. I-charge ko siya sa solar. Di ko alam kung ilang oras siya i-charge eh. Magtatanong na lang ako dun sa kuan sa wala na. Hindi po siya naka-indicate dito sa description na nilagay nila kung ilang oras siya ibilad yung ating power bank na solar. But tignan natin baka meron ditong indicator or light indicator kung puno na siya or hindi. So tignan natin. Hindi natin ito itapon kasi nagtitinda rin ako ng mga damit. So baka magamit pa natin siya, 'di ba? Sobra, tingnan mo. Sobrang ganda ng wrapping nila. So, ito yung solar power bank natin. Sana hindi siya sira. Yan. Ito yung solar power bank natin. Meron siyang wire. Yan, meron siyang wire. So, ibilad na natin to mamaya sa araw. So, yan. So, meron siyang indicator. So, kung mapupuno siya dito, it means puno na siya. So, itatry natin. Baka hindi, meron tong laman. So, itry natin i-charge ating cellphone. So, puno siya, guys. Ito, puno siya. So, baka sa kuryente nila ito, chinarge. So, puno siya. So, gagamitin muna natin siya. Tapos, tignan natin if mapupuno niya itong cellphone ko for 70% na itong cellphone ko. So, tignan natin kung mapupuno siya. Anong cellphone ba yung i-charge ko dito? So, ginamit ko yung isa. So, i-charge natin ito na lang. Itong isa, 50% yung isa eh. So, i-charge natin itong isa. 70% yung isa. Isa is 50. So, itong 50% yung i-charge natin. Tapos, after maubos tong ating solar, i-charge na natin siya sa araw. Tignan natin kung ilang oras siya mag-charge sa araw. Yan. So, 50% siya yung battery ng cellphone ko. So, tignan natin kung mauubos ba to. Or hindi pala siya puno, guys. Tatlo lang
yung lights niya na nag-on. So, ito okay siya. Okay siya yung power bank. So, yung itong isa, ititry natin. So, ganda ng lalagyan. So, naka-sealed pa siya, guys. So, sobrang sealed pa niya. Meron pang plastic. So, tingnan natin. So, for only 125 pesos lang ito sa Lazada. So, tinignan ko lang. Ititry ko lang. Pero, yung solar power bank, hindi ko siya gagamitin, guys, para sa lakad-lakad. Hindi. Gagamitin ko siya for emergency. Kasi, like yung bumagyo, ang hirap ng ilaw or kuryente, walang kuryente. Mga ilang weeks kami walang kuryente. Tapos, yung iba nga ngayon is January 19. So, yung iba until now, so yung bagyo is December 16. So, until now, yung iba wala pa rin kuryente. So sad kasi wala pa rin silang kuryente. Kaya yun. So, ngayon, yung power bank ko is, tignan natin, yung solar power bank ko, hindi ko siya gagamitin. Kasi para sa emergency lang siya, para lang siya sa mga, if magbabrun out, yung mga emergency lang. So, hindi ko siya gagamitin. So, yung gagamitin ko is, kuan. Kasi bumili kasi ako ng mga ilaw na pwede siya sa power bank i-charge. Chargeable na ilaw. So, coming pa yon. So, yun. Binili ko yun, wala pa kaming kuryente. So, magto-2 weeks na ata. So, wala pa, hindi pa dumating. So, titry natin yun. So, bumili ako noon yung chargeable na lights para, chargeable na lights na pwede siya i-charge sa power bank. So, yun. So, if okay yung solar power bank niya, bibili pa ako ulit mga dalawa para sa emergency lang. Kasi mahirap talaga pag walang kuryente. Lalo na kung, okay lang sana kung mag-burn out, diba? For one day lang. Pero kung mag-burn out na for weeks, hindi okay. Kasi sobrang kailangan din natin ng ilaw. Second natin kailangan sa tubig. So, yung una natin kailangan is tubig, tapos yung kuryente. Lalo na yung mga trabaho natin na ngayon is marami nang nag-work at home. So, ito yung ating power bank. Kulay white yung order ko, pero yung dumating kulay black. So, ito po siya. So, meron po siya. Itatry natin yung isang cellphone ko. Iti-charge ko siya. So, 70%. So, gagamitin natin yung laman nito if meron siyang laman. Ito yung cord niya. So, gagamitin natin. So, dalawa yung pang-charge niya. Dalawa din. So, yung solar ko, dalawa din siya. Yan. So, tingnan natin kung may laman siya. Kung chinarge. Oy, 100% siya yan, guys. So, may indicator siya dito kung ilang percent na yung laman ng iyong power bank. So, titignan natin if madali ba siyang malubat. So, yun. I-feedback ko kayo for, so gagamitin ko ito for one day. Until malubat to, tapos i-charge ko siya ulit kung malubat na. So, tignan natin kung okay ba siya. Matagal ba siyang malubat. At itong solar, tignan din natin kung ilang oras siya i-charge, tapos kung matagal ba rin siya malubat o matagal siya magamit, or ilang cellphone yung magagamit natin sa solar power bank at sa ito na power bank. Kung totoo bang 1,400 ano ba yun? Basta yun. So, tingnan natin. So, if we feedback ko kayo kung okay siya. Basta ito 125, so okay siya sa akin. So, ititignan na natin if okay. Matagal ba siya malubat? Kasi sobrang mura po talaga niya. For only 125, meron ka ng power bank. So, itong isa is 400, for only 200 plus. So, yun. 200 plus siya, 224 ata. So, yun. Yung solar. So, if okay itong dalawa, so, bibili pa ako nito na isa. Tapos, yung solar, bibili pa ako ng dalawa. So, yung solar is pang-emergency lang talaga. Tapos, ito, pang-lakad-lakad. So, meron pa naman akong dalawa doon, pero medyo sira na siya. So, yung dalawa yun, gagamitin ko na yun everyday for panglakad-lakad muna. Tapos, para meron akong, kasi hirap din kung gagamitin ko, or yung pang, ito, yun yung pang-emergency ko, yung mga sira. Kasi, diba, madali lang malubat. So, pero kahit sira yung mga power bank ko, sobrang gamit nila nung nag-bagyo dito. Kasi, meron kasi akong mga ilaw na USB siya. Power bank use siya. Kailangan niya ng power bank. So, yung mga ilaw ko nandiyan. Basta meron ako mga ilaw dyan. Ipapakita ko yung mga ilaw ko, okay? Yung power bank
pwede siya sa power bank. So ito guys yung sinabi ko sa inyo na ilaw na pwede siya sa power bank. Nabili ko siya for only 35 pesos ata. Basta hindi siya umabot ng 40 pesos. At okay na okay siya guys. Matagal siya gamitin. So wala akong problema dito. Okay na okay ako dito. So ito siya guys. Oh. Yan. Sobrang lakas ng ilaw niya. So diba? So meron din akong binili na ilaw na hindi kailangan ng power bank. I-charge mo lang siya. Kasi ito, kailangan talaga ng power bank para mag-ilaw siya. Yung binili kong bago is i-charge mo lang siya. Hindi na siya kailangan ng power bank para umilaw siya. Ito, kailangan niya ng power bank. Pero yung binili ko is i-charge mo lang siya. So, yun. So, yung i-charge siya, din, pwede rin siya i-charge sa power bank yung binili ko. So, para siyang fluorescent type. So, ito siya, guys. So, ito, gamit na gamit siya. Bumili ako dito ng 10. So, okay na okay siya. Na problema lang talaga ako dun sa pagbagyo nung wala kaming kuryente tapos yung power bank. Kasi, salba natin i-charge yung power bank kung malobat, diba? So, dun. Buti na lang merong mga malls or mga tindahan na merong generator na nag-o-offer ng free charge. Meron din yung iba na nagpapabayad for 30 pesos hanggang mapuno yung cellphone mo. Meron din iba 50 pesos for 2 hours every gadget. So yun, sobrang mahal yung iba kasi nagmahal din yung mga bilihin pag nung bagyong audit. So, yun lang yung video natin ngayon, guys. Sana po nag-enjoy po kayo sa ating video today. I-update ko po kayo kung okay na okay yung power bank na nabili ko for only 125 pesos and yung solar is for only 224 pesos sa Lazada. So, i-update ko kayo if okay sila, guys. So, yung lights ng power bank. So, grabe, no? Grabe yung dilim. In-off ko yung ilaw. Tapos, if may light siya, ito yung lights ng power bank. Grabe, super. Grabe yung ilaw ng power bank, guys. So, ito yung ilaw ng power bank. Hindi mo na kailangan ng flashlight. Kasi sobrang liwanag niya, guys. Yung kanina, halos wala ka makita. Ngayon, sobrang liwanag ng ilaw ng power bank. So, no need na mag-flashlight, guys.